Mika, shout out everyone. Night sa ating lahat. Magandang gabi sa ating lahat. Ating pong pakinggan ang exclusive interview ng Banateros Brothers kaya Director General Gerald Bantag. Magaling lahat sa kalokohan yan. Magaling mag-PR yan. Kasi alimbawa ikaw, Banat Bay. Sasabihin niya, kahit hindi mo siya kilala, Banat Bay, kaibigan ko yung kapitbahay mong si Ganan. Ganon siya eh. Ah, ganon ba? Kaibigan ko yun ah. Doon. Magaling siyang pumasok eh. Ganon ang ugali niya. Mahiling mag-name drop. Scammer. Ah, hindi. Hindi ko alam kung paano yung term, pero gagamit siya ng mga incident na para lang pasukan ka. At siyempre, gagaan ang loob mo. Masundan ko lang yung sinabi nyo, General, no? Yung mahina to si Katapang, wala siyang alam sa Bucor, wala siyang pamamalakad. Si Angelina, magaling. So, sa madaling salita, posibleng napapaikot sila dito at ang nagpapatakbo na dyan sa Bucor, talagang hands-on dyan, nasa ibaba, si Angelina. At kung ano man may bulilyaso dyan, lumalapag kay Angelina. Oo, tol, kasi marunong nga yan, galing ng BJMP yan, magaling sa kalukuan naman din yan. Alam niya yung weaknesses ng mga PDL, alam niya yung mga kailangan, pangangailangan ng mga PDL, doon siya pumapasok. Nagbabait-baitan, tapos doon niya titirahin. Nakita niyo nung una itong si Katapang, sabi niya, i-text daw nila siya. I-text nila ako kapag may problema, parang ganun, di ba? Ibig sabihin, pinagbibigyan ng cellphone. Hindi naman tama yun sa trabaho sa jail. Hindi pwedeng magbigay ka ng cellphone. Naglagay pa ng wifi. Hindi naman ganun. Putang ina. Sa tagal ko sa nag-retire na nga ako. Putang ina, sabi ko. Ngayon lang nangyari yan. Record holder sila. Lalagyan mo ng wifi. Bibigyan mo ng cellphone, bibigyan mo ng tablet, puro lang sila nung bulilyaso na, saka sila nagpapalusot. Nakita nyo, bulilyaso, palusot, ganun sila eh. Turo dito, bantag yon, minana namin yan, mga ganun. Ay, si General Katapang, sabi niya, tama, bantag, tama. Bantag, kami. Bantag, laban. And puros bantag, laban. Mga sisi, bantag. Ay General Bantag lahat. General Bantag. Bakit ganun? Bantag. General Katapang. Follow up tayo, DG Bantag, doon sa issue naman ng droga dyan sa loob. Ano? Kasi, di ba, nakita naman natin yung pinresent ni Senator Tolentino yung nakalagay sa hopya. Ano? Sabi niya, no, dininay yun ni, dininay yun ni Katapang at sinabi niya na yung mga maliliit na droga makakapasok gawa ng kalapate. Meron daw silang bagong modus na kalapate. Ngayon, sabi niya, yung mga ganyang kalalaki na droga, hindi makakapasok yan. Naniniwala ka ba na hindi makakapasok, DG Bantag, yung ganong kalaking droga, isang hopya, yung buhay na baka nga nakakapasok? Oo. So, alam mo kasi, ang ginawa kasi nila, di ba, tinanggal nila yung patrol. Wala nang eyewitnesses sa kalokohan. Tapos, sino ba yung gwardiya nila? Di kakotsaban na rin nila. Dumidire-diretso yung baka dun sa sa gate, kung saan nila pinapadala, di ba? Kahit paharap-harapan niya, nakita niyo yung beer? Dati, grabe talaga. Dati nung inuli daw nila yung Red Horse. O di sige, sabi nila, si Bantag yan, yung team ni Bantag. Tapos nagpasok sila ng beer, okay lang eh. Kasi wala daw alcohol content. Ang gagaling nila. Alam mo, ito ang mali kasi sa Bucor. Ang nagiging head dyan, na-appoint dyan kasi retired. So, itong trabahong ito ay bonus na lang. Kasi nakita nyo, dati siyang AFP chief. Nag-retire na yan, nakuha niya kung anong retirement pay niya. Nag-pension na yan. Tapos ilalagay uli siya doon, hindi pangising-isi ang walang yan. Kasi pera na lang, bonus na lang ito eh. Magkabulilyaso ako dito, kahit anong gawin kong kagaguan dito, okay lang. Kasi wala, retired naman na ako eh, bonus na ito eh. Nakukuha niyo, tol? Dapat talaga, hindi. Oo, hindi dapat linalagay dito yung mga retired. Dapat yung mga bata pa o kaya galing sa Bucor, kung mayroon sanang maaasahan, wala rin naman. Wala na, walang maaasahan. Kung mayroon man, talagang sasalain mo kung mayroon. Pero yung pagpasok po ba ng kasi ako naman nung yung pagpasok po ba ng droga dati,
Yung pagpasok po ng droga dati sa inyo, napigilan niyo po yun? Napigilan, tol. Kung mayroon man, nahuhuli at maliliit na lang. Normal na lang yun eh. May mamatitigas ang ulo. Minsan na, basta mayroon din. Pero maliliit, hindi katulad nun. Nung katulad nung hopya-hopya nila. Yun lang ang nakita dun eh. Malay natin, yung sinasabi nyong pagpasok ng live na baka, alam naman natin yung mga sindikato, kahit pakatao, pwede nilang ilagay sa loob ng tiyan yung mga diamonds or drugs din, di ba? Yun baka pa kaya, nakakatayin din mamaya, edi inupirahan din, baka linagyan din, baka lang, opinion ko lang din. Pwede yun. Ha? Kasi yung tungkol doon sa sinasabi nila yung sa hopya, etc. Ay, anong tingin nyo dito? Yung droga ay nakakapasok or nagluluto na sa loob? Anong posibilidad doon? Kasi nabanggit to ni Sa tingin ko, tol, talagang garapalan lang na pinapasok nila, inaalaw nila Angie at ni Katapang yan. Kasi nga sabi ko, yung nagkawalaan ng mga drug lords, sino ba yun? Sina Aguho? Drug lords ba ngayon eh? Ano bang mga kalaban ko? Di ba? Mga drug lords, ang daming nasagasaan dyan, drug lords. Pero kung tatanungin mo lang naman yung mga ordinaryo dyan, ng PDL, kakampi ko yan eh. Pero dahil ang namumuno dyan, ang naghari-harian ay sila. Kahit pa si Jose Rizal, aaminin nila. Ituturo ka na ikaw ang pumatay, lahat aaminin nila yan. In due time, lalabas ang katotohanan. At salamat sa inyong lahat nga, sabi ko, at hindi kayo no, nagsasawa, Banateros Brothers, at yung iba pa na mga vloggers na nagsusupport sa akin. At sana nga sabi ko, grabe itong ano, gobyerno ngayon. Grabe. Grabe, garapalan na eh, garapalan. Sir, yung solusyon daw ni Banta, ni Katapang na additional budget para daw matigil na itong pagpasok ng droga sa Bilibid. Ano masasabi niyo po doon? Hindi naman yung additional na budget ang solusyon sa ano eh, sa pagpigil sa pagpasok ng droga. Ang additional fund na yan ay pagpapatayo lang ng kulungan, ng additional kulungan. Pero yung sabihin para ma-prevent yung pagpasok ng droga, kagaguhan. Hanggat nandyan si Katapang, hanggat nandyan si Angie, putang ina. Kahit pa ilang daang libong bilyon ng pundo dyan, pasok pa rin ng droga. Basta nandyan sila. Kasama na si Buying dyan. Eh, sir, ano naman po masasabi nyo? Doon sa Kalapati. Ano, tol? Ano masasabi nyo doon sa Kalapati? Na tol, lumang tugtugin na yan. BJMP pa lang kami, talagang bawal ang Kalapati sa jail. Totoo yun, pero putang ina. Ano na yan eh. Kung baga, wala na yan. Panis na ano na yan. Tugtugin kasi nung kami yan, nung dinimulis namin yung mga kubol na yan, kasama yung mga Kalapati, pinagbabaril namin. Pasensya na kung may mga lovers dito ng Kalapati. Pero nagagamit kasi yung Kalapati, ay papauwi yan sa dalaw nila. Nakalusot, umuwi. Ngayon dahil namamahay yan, pag pinalipad, babalik sa kulungan yan. So, pakunti-kunting droga yon, palusot lang nila, pero hindi bulto-bulto. Kaya nung nagka-demolition kami noon, pinagbabaril namin, inubos namin ang Kalapati. Shotgun. Coach Oli. Patungkol dito sa ano, sa mga dito sa droga, ano, eh, alam naman natin na kayo'y lalo-lalo na si former President PRRD galit sa droga, no? Eh punta na tayo doon, no? Oo, eh kayo naman. Alam ko inilagay kayo diyan dahil sa ganung kadahilanan na nilagay kayo dati diyan. Eh ngayon ba eh anong masasabi niyo? Dapat ba ituloy ito ang laban dito? War on drugs? Mm. Oh, dapat talaga tuloy-tuloy 'yan. Kasi nga yung 6 years na term noon ni PRRD ay kulang pa kasi andyan pa naman yung mga narco-politics, di ba? Nandyan pa yung mga putang inang mga drug lords sa kakulong. Ngayon, nasaan sila? Di naglalaro sila ngayon. Nawawala sila, biglang lilitaw, putang ina. Sundutin ko na. Sundutin ko na yung tanong, General Bantag. Kasi marami ho ang nagsasabi sa amin na baka pwede nyo namang sabihan si General Bantag na baka gusto niyan tumakbo sa Senado sa 2025. Actually, sa totoo lang, first time lang po namin uli ito sa inyo mababanggit dahil mukhang yung tao na ano talaga eh, medyo nagsisisi dahil nagpatuloy itong droga. Kaya nga nila parang sinasabi, baka naman pwedeng
sabihan daw namin kayo. Ano ho ba masasabi nyo ho tungkol ho dito? Wala ho ba kayong plano? Tol, bakit medyo garbled yung question mo pero naano ko yung pagtakbo sa Senate ba ganon? Oo. Kasi pinapasabi ng mga followers ninyo na baka daw pwedeng konsideran yung tumakbo sa Senado para may pagpatuloy ang laban sa droga. Tol, lang maisasagot ko dyan, nababasa ko nga maraming nagsasabing ganyan sa mga subscribers ninyong lahat. Kung hindi man, marami rin akong nakakausap na sinasabi nilang tumakbo daw si Bantag sa Senado. Ang sagot ko naman palagi, putang ina, wala akong pera. Paano ka mananalo niyan? Sinasabi pa nga nila may Smartmatic, di ba? Hmm. Anong laban ko? May Smartmatic, walang pera. Wala tol eh. Kahit pa i-push ng mga subscriber ninyo, mga supporters natin, kung may Smartmatic sigurong medyo kaduda-duda, kasi putang ina, kontrolado nila lahat, wala tayong kapag-apag-asa eh. Pero siguro naman, sabi ko nga noon, nung nandun pa nga si late Tony Tommy Abile, sabi ko, kung gusto talaga ninyo ako, sabi ko, iboto nyo ako, itulungan nyo ako, wala yung ano, wag kayo kasing yung maging wise kayo, kung bayaran kayo, edi bayaran kayo, tanggapin ninyo, pero iboto talaga ninyo yung alam ninyong makakatulong sa inyo. Kaso yun nga lang, talo ako dahil wala akong pera nga, sabi ko. Kung pero wala si, Si Pangulong Duterte din, walang pera dati, pero nanalo ng landslide po. Ayaw nyo po bang subukan? Hindi kasi ako marunong sa pili. For Senator, 2025, Bantag, Bantag, 150, kulang pa, 200 siguro. Saan naman tayo kukuha ng ganon? Diba? Pero kung siguro, sabi mo nga, Banat Bay, kung talagang gusto ng tao naman yan, siguro kung talagang majority, hindi na nila kayang dayain. Gusto ko rin. Siguro. Dahil nga sa nakikita ko, walang ano eh, bihira lang ngayon ang may bayag na lumaban sa kagarapalan ng kagaguhan ngayon. Buti nga, nandyan pa kayong naglalabas, putang ina, kung wala. Puro walang ano eh, bayag eh. Di naman sa babae eh, kasi walang bayag talaga sila. Pero yung sinasabi ko, walang tumatayo na lumaban sa kabuktutan eh. Pwede siguro sir, ano? Dami namang smuggling. Pwede siguro sir, utang na lang tayo kay Angie Bautista. baka meron siya, mautangan natin. Baka, maaari, kasi putang ina. Pinapatawa mo ako, Banat Bay, ha? Kaya maraming ano eh, ako natatawa rin ako sa'yo pag pinapanood kita eh. Hindi ho, kasi medyo seryoso tayo ngayon. Maraming pera yun, hindi tayo. Hindi tayo pautangin ni Angie Bautista tol, hindi. Eto, kung sakali lang naman po, pagbigyan ho ng pagpapala ng ating Panginoon na kayo ay maging senador, halimbawa, ano ho ang talagang ipaglalaban nyo dyan? Droga ba talagang ipaglalaban nyo pagdating sa Senado? Number one talaga tol yan, kasi dyan nang gagaling ngayon isang... Nakita mo naman kung sa interview ni Pierre Ardinon, magiging narco-politics na talaga itong ano, narco-state na tayo, sabi niya kung hindi siya pumasok. Kung hindi nagtrabaho mga tauhan niya, di ko naman sasabing ako yon. Pero sa pangkalahat ang trabaho ng mga tauhan ni Pierre Ardinon, kung hindi man naubos yan, at least, siguro nasa, ayoko nang i-ano kung ilang percentage ang nawala. Pero alam naman ninyo yon, naging peaceful ang ano, mamamayan noon. Yung rekto noon na takot ang mga taong maglakad, naging ano, matapang na yung mga tao noon. Na-emboldened yung mga tao noon eh. Kasi pag nagsumbong ka sa pulis, huhuliin talaga yung mga... suspect yung mga culprits. Ngayon, kapag nagsumbong yata yung victim, baka siya pang huliin eh, putang ina eh, di ba? Hindi naman sinasabi kung ano ah, kasi nga sabi ko, putang ina, kung walang bayag itong inuupo nila, sinong paniniwalaan mo? Itong kapulisan, majority dyan, talagang nagtatrabaho. Mga EFP nagtatrabaho, pero paano kung ilagay mo yung EFP dyan? Hindi kayang tablahin.
Halit karang si Boeing eh. Nagtatrabaho yung mga prosecutors. Biglang pasukan ka ng ganong Secretary of Justice. Ano, tatablayin mo yung secretary mo? Kapalit ng ano? Kaya nga sabi ko, ang lumalaban lang dyan, yung mga may bayag. Katulad ninyo, may bayag na lumalaban. Kailangan dito, may bayag. Wala eh. Wala. Ay, DG, nako. Nakakalungkot dahil nga. Sige po, sige pero po. Pero mayroon pa naman, marami pa naman. Marami pa naman. Sabi ko nga, andyan sina kung Akop, kung Busita, kung Abante, kung Rehensya, marami pa. Hindi lang kasali sa ano eh. Hindi lang kasali sa committee 'yon, pero marami. Hindi lang mga ano, mga politician. Marami rin naman eh. Mga private citizens, marami katulad ninyo, lumalaban nga kayo eh, di ba? Sana kayo kung gago kayo, nandyan pa ba kayo? Hindi eh, lumalaban din kayo sa kagaguan ng mga nakaupo ngayon na gago. Kaya kayo nandyan. Kaya nga bilib ako sa inyo, sabi ko, di man ninyo ako nakikita ang nagsasaludo, kita ba? Saludo ako sa inyo, Banateros, brothers, at sa lahat ng naglalabas ng katotohanan, ng garapalang kabuktutan, putang inang smuggling doon, bribing doon, anak kojing gago, wala! Saan pupunta ang mga tao? Sabi, eh sa Mindanao na nga eh, di ba? Linabas naman ito ni ano, Jojo de Guzman. Nagkakagulo na sa Mindanao ang MNLF. Sabi ng isang matandang commander pa doon, liar, sinungaling si BBM na. Sinasabi niya doon. Pati si ano, sabi niya, ikaw, Secretary Galvez, ginanon pa. Sabi ko nga eh, kung lahat ng ilalagay ay kaya nilang hawakan dahil sa pera sa Congress, nang namumuno dyan ay si Romualdez, pinsan din niya, wala na eh. Ang inaasahan natin si BBM eh. Pero mayroon ba? Wala eh. Wala sa nakikita natin. Anong iniintay? Magkagulo? Magkagulo sa Mindanao? Magkagulo kung saan-saan? Para ano? Baka yan, baka lang naman. Opinion ko lang, talagang sinasadya magkagulo na para magdeklara ng martial law. Ano ko lang naman, medyo guni-guni ko lang yun. Pero bakit? Bakit? Nakita nyo? Wala eh. Hindi siya lumulutang. Hindi siya nagsasalita. Gumugulo eh. Magulo na. Gumugulo ang Pilipinas, Mindanao. Bakit natotolerate yung ganon? Diba? Dapat i-prevent yung kaguluhan. Hindi. Bakit? Baka mag-escalate pa to. Sinasadya ba ito? Sinasadya bang maging pipi? Sinasadya bang maging bingi? Diba? Ano pa yun? Bulag? Diba? Sinasadya bang maging malamya? Nabasa ko lang sa comment yung ano eh, abbreviation na yan. Eh, sinasabi ko lang din naman. Sana wag naman. Mm-hmm. So, DG, ano, yung iyong tatlong taong panunungkulan dyan sa Bureau of Corrections, since ikaw yung nilagay ni PRD dyan, ever doon sa 3 years or after nung iyong panunungkulan, sa bagay hindi ka pala natapos ano dahil sabi mo tinrabaho ko eh, pero yung duration naputol so yung duration ng tatlong taon na stint mo diyan sa ano sa BJ sa Bucor, ikaw ba nakausap ni PRD? Binigyan ka ba niya ng commendation kahit verbal, kayong dalawa lang? Natuwa ba siya sa trabahong ginawa mo dyan sa Bucor? Tol, ayoko nga ako mismo ang magsabi, pero nandun naman sa video ng SMA na yun, linabas. At baka sabihin nila nagbubuhat ako ng bangko, pwede naman ninyong iatat siguro doon yung video during sa birthday ni Pastor Kibuloy na kwento niya ako doon sa birthday na yon ni kasagsagan sa birthday ni ano Apo ano Pastor Kibuloy. Kaya mismong nung magsalita siya para kay sa birthday ni Pastor Kibuloy, ay sinama niya ako doon. DG Bantag, meron po ba kayong mga komento patungkol pa sa ibang mga bagay naman sa mga nangyayari sa lipunan tulad sa paglaki ng presyo o pagtaas ng presyo ng bigas at kung ano-ano pa, meron po ba kayong komento? At kahit po siguro, alamin din natin kung meron kayong komento tungkol po doon sa sinabi ni Mayor Magalong na yung tindi ng korupsyon, pataasan ng pataas ngayon ng percentage na kinukuha ng mga kongresista natin. Meron mo ba kayong alam o may gusto kayong sabihin tungkol ho dito? Tol, sasagutin ko 'yan, pero alam mo hindi naman talaga kasi ako yung
personal kong nasaksihan yung mga interest na sinasabing binibigay. Naririnig ko lang ang ganitong porsyento ang binibigay. Tapos biglang lumaki na, naririnig ko rin yon. Dati, kung baga, ganito ang porsyento lang. Tapos ngayon, tumaas. Sa mga kaibigan ko rin na nakakakwentuhan ko patungkol dyan sa mga kontratang yan. Talagang totoo yung sinabi ni ano ni Mayor Magalong. At, okay. Kasi marami pa yung mga subscribers na talagang napupundi na patungkol dito sa droga. Kaya nga maraming nag-aantay dito kay PRRD. No? At natatakot na sila maglakad sa kalsada gaya ng sabi nyo. At ako'y sumasang-ayon doon. Pero kayo, kung kayo naman ay mabibigyan ng pagkakataon ng tumakbo sa Senado, ano naman ang inyong maipapangako sa publiko? Kasi maraming nagsasabi. Gusto kanilang tumakbo. Alam mo, Tol. Oo. Kung talagang gusto nila talaga at sabi nga rin ni Banat Bay na kung si PRRD nga noon ay walang pera at kung magkatotoo nga na ganun din sa akin kahit walang pera ay manalo, ang hindi ako nangangako kasi mahirap mangako eh, gagawin. Kasi sundalo, ang sundalo kasi hindi nangangako eh. Gagawin niya ang makakaya niya. Pagdating sa pagkontra sa lahat ng bagay patungkol dito sa droga. Hindi pa pwede kasi itong droga na pabayaan. Ngayon kung ano man yung... Tol, nakita mo naman. Paano nangyari yung inalagaan namin, nilinis namin sa Bucor? Bakit nagkaganon na ngayon? Ganon lang kasimple. Di ba ang sinasabi nila, ang Bucor ang sentro ng kalakalan ng illegal na droga. Sinabi ng mga yan nung mga nakaraan pa. So nung naayos namin, bakit mayroon na naman dyan? Dapat bantayan talaga ang Bucor. Hindi ko sinasabing gusto kong ako magbantay doon. Ayoko. Ayoko. Pero ang sinasabi ko lang, sana hindi na retard ang ilagay dyan. Yung mga active, kumuha sa mga active na maraming mawawala sa kanila pag sila ay ginago nila ang kanilang serbisyo. Kasi mapapahiya ang pamilya nila, ang pangalan nila, ang surname nila, di ba? Apelyedo nila. Ganun yun eh. Pero itong mga retired nito, katulad ni Katapang, matagal nang retired. Nakuha na niya retirement pay niya. May pension pa. Kung ano-ano, putang ina, Katapang, sa 44. Umalis ka na dyan. Pero hindi ako babalik dyan. Hindi ako para bumalik dyan. Gusto lang kitang mawala dyan dahil gago ka eh. Putang ina mo eh. Inayos namin. Binaboy mo. Sir Bantag, kung sakasakali kayo maging senador, ipupush nyo ho ba ang death penalty sa lalong-lalo na sa mga nagtutulak ng droga, sa mga drug lord? Alam mo, Tol, mabalik lang ng alaala ko dito kay Coach Oli. Ang sinabi niya, sir, kapag kayo naging senador, may papa, ano nyo ba? Parang ganun eh. May assurance ba na parang i-pass into law mo as senator na yung mga tatakbo sa ano sa politics o yung magiging hahawak ng mga key position sa gobyerno ay kailangan ang requirements ay yung ano yung tawag noon dapat test, hindi siya ano hair follicle. Drugs oh yung ganon yung drug test dapat kasama sa requirement na negative siya sa drug test. Hindi ko nakalimutan yon, Coach Oli. Hindi ako ano eh marami akong nalilimutan pero mga importante hindi ko nalilimutan. So kung ang sinasabi niyo yung tama ayan ang mga gumagawang matuwid sa gobyerno ay dapat iboto at isa na yan ang ating General Bantag na ating ibuboto sa 2025 election bilang senador. Ayan, thank you very much sa ating Banaterios. Ayan, Banaterios, three brothers. Thank you very much. Credit to you. At huwag kalimutan, sa 2025, sino ang ibubuto bilang senador? Isa na dyan ang ating General Chiral Bantag. Mabuhay, matago-tago at takwa amin. God bless us all.